Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Sa mga hindi pa nakakaalam, may isa pa po akong channel, ang Papa Dudut Vlogs. Hanapin po ito sa inyong mga YouTube ha, pagkatapos po ninyong makinig ng Papa Dudut Stories. Ang itatype nyo lamang po sa inyong mga YouTube ay Papa Dudut Vlogs. Ngayong araw na ito sa ating episode, isang magandang gabi sa iyo at sa mga bumubuo po ng Papa Dudut Stories. Madalas ay nakatutok ang appliance shop branch namin sa inyong programa sa radyo. At karamihan sa mga empleyado namin ay sobrang relate sa mga storyang tinatampok ninyo. Kaya naman maging sa YouTube ay pinapanood ka na rin namin. Siguro dahil sa likas sa mga Pilipino ang kahiligan sa kwento at usaping pamilya o pag-ibig. Dear Papa Dudut, siya nga pala, ako po si Ivaylo, 32 years old at isang manager ng branch ng appliance shop namin dito sa Novaliches, Quezon City. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay hindi tipikal na love story, pero alam kong kapupulutan ito ng aral. Nangyari ito 4 na taon na ang nakakaraan sa Mexico, Pampanga. Hindi na ako magkukwento pa tungkol sa pamilyang nakagisnan ko, pero masasabi ko namang nabiyayaan ako ng mabubuting magulang. Lumaki akong magalang, mapagkumbaba at masipag. Dati kaming may kaya sa buhay, pero simula nang magkasakit ng malubha ang aking ama ay naghihirap kami. Kaya bilang nag-iisang anak ay kagad akong nagbanat ng buto para may ipangtustos sa mga gamot at pang-araw-araw na gastusin namin, tulad ng pagkain, ilaw, tubig at iba pa. Pero noong mga panahong yon ay may inililihim pala sa akin ang mga magulang ko at hindi ko inaasahan na darating ang araw ng kanilang pagtatapat. Tandang-tanda ko pa noon, Papa Dudut. Nakaratay na ang aking ama sa kanyang kama nang datnang ko siya sa ospital. Kasama niya ang aking ina na halos wala nang maiiyak sa sobrang pagdadalamhati. Bagamat nanghihina ay pinilit pa rin ni Papa na yakapin ako. Itay, lumaban naman kayo. Lakasan niyo ang loob ninyo. Sinisikap ko naman po magtrabaho para maipambili ng gamot ninyo. Nakikiusap po ako, ang sabi ko sa kanya. Naiiyak ako habang pinagmamasdan ko ang kalunos-lunos niyang kalagayan. Hindi niya deserve ang mahirapan ng ganon dahil napakabait niyang ama sa akin. Samantala, nakita kong pinipilit na magsalita ni Itay kahit nahirap. Anak, may ipagtatapat kami ng inay mo. Heto na siguro ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Natigilan ako noon, Papa Dudut, sa sinabi niyang yon. Hindi ako makapaniwala na may tinatago pala silang sekreto tungkol sa akin. Ivaylo, hindi ako ang tunay mong ama, pagpapatuloy ni Itay sa akin. Bigla akong naguluhan. Gusto ko nang patigilin si Itay sa pagsasalita, pero hindi ko nagawa dahil gusto kong malaman pa ang totoo tungkol sa tunay kong pagkatao. Anak kita sa pagkadalaga, Ivaylo, pagtatapat naman ng aking ina. Patawarin mo kami ng tatay mo kung ngayon lang namin pinagtapat sa iyo ang lahat. Hindi namin gustong ilihim ang totoo. Kung ganun, inay, sino po ang tunay kong ama? Naiiyak kong tanong sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ng mga oras na iyon ay gulong-gulo ang aking isipan. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Hector ay hindi ko pala tunay na ama. Dahil napakabait niya sa akin at minahal niya kami ni inay nang higit pa sa buhay niya. Muling nagpatuloy si inay sa pagtatapat sa akin. Si Eduardo, ang una kong minahal noon, pero mahirap lang siya. Ayaw sa kanya ng mga magulang ko, kaya pilit akong nilayo sa kanya. Pero nagkita pa rin kami kahit na patago. At nagbunga ang pagmamahalan namin at ikaw ngayon. Nang malaman ito ng mga magulang ko ay tuluyan nilang nilayo ako kay Eduardo. Pero ipinaglaban tayo ng ama mo, kaso ginipit siya ng mga magulang ko. Sa huli ako nang sumuko sa pagmamahal sa kanya. Inilayo kita kay Eduardo at kailanman ay hindi na ako nagpakita pa sa kanya.
Sa puntong yun ay unti-unti nang nag-sink in sa akin ang katotohanan at aaminin kong nalungkot din ako para kay Eduardo na siyang tunay ko palang ama. Muling inabot at hinawakan ni Itay ang aking kamay bago muling nagsalita Papa Dudut. Noong mga panahong yun ay pinakiusapan ako ng lolo mo na pakasalan ko ang inay mo at saluhin ang lahat ng responsibilidad sa iyo. Dahil mahal ko ang inay mo kaya pumayag ako. Ako ang tumayong ama mo at pinangako ko noon sa sarili ko na bibigyan ko kayo ng masaganang buhay. Kaso nabigo ako at nakaratay ako sa kama dahil sa sakit. Ang kwento niya sa akin. Saan ko po makikita si Eduardo? Buhay pa ba siya? Naiiyak kong tanong sa aking mga magulang. Hindi ko alam, Ivaylo. Simula kasi nang ilayo kita kay Eduardo, wala na ako naging balita pa sa kanya. Pag-amin ng aking ina. Papadudod sa pagtatapat nila sa akin na hindi ko tunay na ama si Hector ay lubos na pagkagulo ng isipan ko ang aking naramdaman. Sa 28 taon ko dito sa lupa ay inilihim nila yon sa akin. Inaamin ko papadudot na nasaktan ako doon. Kaya siguro kahit na hindi nila sabihin sa akin ay nararamdaman ko noon na tila may kulang sa pagkatao ko. Sa kabilang banda ay hindi ko alam kung magkikita pa kami ng aking tunay na ama na si Eduardo. Kaya simula noon ay palagi ko nang isinasama sa aking panalangin sa Panginoon na sana'y dumating din ang araw na pagtagpuin kami ng tadhana. Samantala pinagpatuloy ko ang pagiging mabuting anak sa aking nakagisnang ama na si Hector. Nagsumikap ako noon sa trabaho para makatulong sa pambili ng kanyang mga gamot. At kapag nasa bahay ako ay inaalagaan ko siya, Papa Dudut. Sobra-sobra ang pasasalamat ko kay Hector dahil sa pagmamahal at mga sakripisyong ibinigay niya para magkaroon lamang ako ng maayos na buhay. Napakaswerte ko sa kanya kasi kahit na hindi niya ako kadugo ay itinuring pa rin niya akong parang tunay na anak. Pero Papa Dudut, hindi rin nagtagal at sumuko na rin si Itay sa pakikipaglaban para sa kanyang buhay. Nanlumo ako at dinamdam ko masyado ang kanyang pagkamatay. Ngunit sinikap ko pa rin magpakatatag sa huli at sabay kami ni inay na bumangon mula sa matinding pagsubok na yon sa aming pamilya. Nang mamatay ang tatay Hector ko ay lumipat kami ng tirahan mula Mexico, Pampanga papunta ng San Fernando, Pampanga. Doon ay nag-apply ako bilang service crew sa isang appliance shop doon at maswerte naman akong natanggap. At hindi ko akalain na ang desisyon kong magtrabaho doon ang magpapabago ng aking buhay. Hindi ko makakalimutan ang unang araw ko sa trabaho, Papa Dudut. Marami akong nakilalang bagong mga katrabaho at kaibigan. Isa na doon ang napakabait na si Dina, ang aking supervisor. Si Sir Eddie ang personal na magmamanage ng San Fernando branch natin habang yung 4 branches sa Calamba, Lipa, Maribeles at Lucena mapupunta na sa pamamahala ng iba pang anak ni Sir Eddie. Kwento sa akin ng aking supervisor. Stricto si Sir Eddie, suplado siya pero mabait naman. At saka ayaw na ayaw niya sa tamad na empleyado. Hindi bale mamaya ipapakilala kita sa mga boss natin. Tumangol lamang ako noon bilang tugon. Siya nga pala, taga saan ka? Tanong sa akin ni Dina. Taga Mexico, Pampanga po ako pero lumipat kami sa San Fernando nang namatay ang tatay ko. Kwento ko sa kanya. Sandaling na nahimik si Dina pero napansin ko sa kanya na tila inoobserbahan niya ako. Maya maya ay muli siyang nagsalita. Pansin ko lang, Ivaylo, kamukhang kamukha mo si Sir Emerson. Yung mata mo katulad ng mga mata naman ni Sir Eddie. Kung titingnan kasi si Sir Eddie parang mag-ama at parang magkapatid kayo ni Sir Emerson. Napangiti lamang ako sa sinabi niyo ni Dina pagkatapos ay nagsimula na akong magtrabaho noon bilang inventory clerk. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali ay siyang pagating naman ni Sir Eddie. Agad akong pinakilala ni Dina sa matandang may-ari. Magalang naman akong bumati sa aking boss at pagkatapos noon ay nagkaroon ng sandaling kwentuhan at nagbigay pa siya ng kaunting advice sa akin. Pagbutihin mo ang iyong trabaho, magsipag ka lang at makakaasa ka na wala kang magiging problema sa akin. Ang sabi pa ni Sir Eddie sa akin. Papa Dudut, aaminin ko na nung una kong makita ang boss ko
Nakakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Para bang may naguugnay sa aming dalawa at nakaramdam ako ng closeness sa kanya. Naging mabait sa akin si Sir Eddie habang ako naman ay mas lalo kong pinagbutihan ang trabaho ko sa appliance shop. Samantala nakilala ko rin doon si Sheila at naging ka-close ko siya agad-agad dahil na rin siguro sa personality naming dalawa. Masayang kasama si Sheila at dahil sa likas sa kanyang pagiging palakaibigan ay naging magkaibigan kaming dalawa. Sa kabilang banda dahil sa sipag at hindi mapangtayang efforts na ginawa para makabuti ang performance ko sa shop ay napansin niyo ni Sir Eddie kaya isang araw ay inihatid niya sa akin ang isang magandang balita. For 8 months simula nang ma-hired ka dito, nagpakita ka ng kakaibang kasipagan at dedikasyon sa trabaho mo. Bukod sa na-impress talaga ako sa record mo sa lahat ng mga sales crew dito, ikaw ang nakahawak ng may pinakamalaking nabentang appliances. Maganda ang sales talk mo. And aside from that, you showed excellent leadership skills kaya confident ako na magagampanan mo ang lahat ng responsibilidad bilang assistant manager. Ang sabi sa akin ni Sir Eddie. Siyempre, labis akong natuwa sa mga narinig ko mula sa aking amo. Opo sir, pangako po. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Maraming salamat po sa pagtitiwala, ang sabi ko naman sa kanya. Papa Dudut, halos tumalon ako sa sobrang katuwaan noon dahil bigla akong na-promote bilang assistant manager. Kaya agad kong ibinalita sa nanay ko ang promotion ko. Siyempre, halos maiyak sa sobrang tuwa noon si nanay. Ganon din sina Sheila at mga kasamahan ko sa shop. Sobra silang natuwa sa promotion na natanggap ko. Ang sabi nila, deserving daw ako sa nasabing promotion dahil hindi raw matatawaran ang kasipagan ko sa trabaho. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa natanggap kong suporta sa kanila. Sa kabilang banda, dahil sa sobrang kabaitan sa akin ni Sir Eddie, ay minsang naisip ko na sana ay siya na lamang ang tatay ko na matagal ko nang hinahanap. Papa Dudut, matapos akong ma-promote bilang assistant manager sa appliance shop ay sunod-sunod ang swerteng dumating sa akin. Nariyan ang pagtaas ng benta ng sales ng appliances at syempre ang pagtaas ng sweldo naming mga empleyado. Nung una medyo nahirapan ako sa trabaho ko dahil sa dami ng responsibilidad pero hindi naglaon ay nakayanan ko rin kaagad. Samantala kahit naabala ko sa trabaho ay hindi pa rin ako nawala ng panahon sa aking love life. Dahil sa madalas kaming magkasama ni Sheila ay nahulog ang loob ko sa kanya. Nanligaw ako sa kanya pero syempre ay magpapakipot pa siya. Ginawa ko naman ang lahat ng klaseng pagsuyo sa kanya hanggang matikman ko ang matamis niyang oo. Sobrang saya ko noon Papa Dudut dahil sa wakas ay nagbunga rin kasi ang lahat ng efforts ko para maipakita at maiparamdam sa kanya na seryoso akong makipagrelasyon sa kanya. At lumipas sa mga araw at buwan at tumibay ang aming pagmamahalan. Sa kabilang banda ay naging magandang performance ko sa trabaho at napansin niyo ng amo ko. Kaya isang araw ay pinatawag ako ni Sir Eddie sa kanyang opisina. Gusto lang kitang i-congratulate for your excellent job as assistant manager. Sobra akong na-impress sa trabaho mo. For 6 months, tumaas kasi ang sales natin sa branch na ito. Job well done. Ang bati sa akin ni Sir Eddie. Sa 6 months mo bilang assistant manager, anong naramdaman mo? Tanong pa niya sa akin. Sir, aminin ko po sa inyo na nung una po talaga ay nahirapan ako dahil po sa bigat ng responsibilidad pero kinalaunan, nagamay ko na rin po siya. Masaya po ako sa trabaho ko dito sa shop, ang kwento ko. Napatango ang aking amo. Maya-maya ay muli siyang nagtanong sa akin. Alam mo parang may naaalala ko sa iyo. Buhay pa ba ang mga parents mo? Patay na po ang tatay ko, ang nanay ko naman po ay gumagawa ng homemade processed foods tulad ng tusino, tapa at longganisa, sagot ko. Nakita ko na lalong na-curious si Sir Eddie sa akin. Ilang kayong magkapatid? Anong pangalan ng nanay mo? Sunod-sunod na tanong pa niya sa akin. Wala po akong kapatid. Ako lang po nag-iisang anak ng nanay ko. Yolanda sa Monte po ang pangalan ng nanay ko noong dalaga pa siya. Hindi pa natatapos ang pagkukwento ko nang biglang nagsalita si Sir Eddie. At ang pangalan ng tatay mo ay Hector sa Monte? Nagulat ako at sumagot.
Opo, paano niyo po nalaman? Simula noon ay parang namutla si Sir Eddie. Kaya tanong ko siya kung ayos lang ang pakiramdam niya. Kwentuhan mo pa ako tungkol sa pamilya mo. Curious kasi ako, ang sabi niya sa akin. At yun nga, Papa Dudut, nagkwento ako tungkol sa aking pamilya. Nag-iisa lang po akong anak ng nanay ko. Nasabi kong nanay ko kasi po nagkaanak po siya sa ibang lalaki noong dalaga pa siya. Bago mamatay ang tatay ko ay pinagtapat po nila sa akin na may nobyo pala si nanay na nakabuntis sa kanya kaso eh dahil sa mahirap lang po. Ang totoo kong tatay ay nilayo sa kanya si nanay. Kaya po hanggang ngayon eh hindi ko pa rin po nakikita kung sino ang tunay kong ama. Napatingin sa akin si Sir Eddie. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya masabi-sabi. Hanggang sa ilang segundo ang lumipas ay muli siyang nagtanong sa akin. Meron ka bang pagkakakilanlan kung sino ang ama mo? Ang sabi po ni inay ay Eduardo raw po ang pangalan ng totoo kong ama, sagot ko. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay saglit na nanaig ang katahimikan sa aming dalawa. Para bang nag-iisip siya sa mga kinuwento ko tungkol sa aking buhay. Maya-maya ay seryosong nagtanong siya sa akin. Ivaylo, gusto mo bang makilala ang totoong ama mo kung sakali? Magalang naman akong sumagot sa tanong ni Sir Eddie. Opo, gusto ko po siyang makilala. Sa totoo lang po sir, pinagdadasal ko po sa Diyos na sana'y makita ko na siya. Paano kung hindi ka kilalanin ang tunay mong ama? O di kaya ay malaman mo sa kanya na ayaw kanyang makita? Ano mararamdaman mo? Nanunubok na tanong ni Sir Eddie sa akin. Siyempre sir, malulungkot po ako. Pero huwag naman po sana sir, sagot ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, isa talaga sa kinakatakot ko ay ang hindi ako kilalanin ng aking tunay na ama kapag nagkita kami. Simula nang malaman ko kasi ang totoo ay walang araw o gabing hindi ko pinapanalangin sa Diyos na sana'y makita ko at makasama ang aking biological father. Kaya masasaktan talaga ako kapag hindi ako kinilala ng aking ama bilang anak niya. Samantala ay nakapansin naman ako ng kakaiba kay Sir Eddie, lalo na sa pakikitungo niya sa akin. Pag nagkwekwentuhan kami ay madalas niya akong tinatanong tungkol sa aking naging buhay. Para bang bigla kasi siyang naging interesado sa akin. Ako naman siyempre kinuwento ko sa kanya ang lahat. Simula noon ay parang nagbago na siya. Naging mas close siya sa akin bukod sa para siyang may gusto siyang ipagtapat sa akin na hindi ko alam. At dahil na rin sa kahilingan ni Sir Eddie na makita ang nanay ko ay nagpa siya akong dalhin na ang nanay ko sa opisina para ma-meet ng boss ko. Natuwa naman ang nanay ko habang inaalala ko sa kanya ang aking naging career path. From sales inventory clerk to store manager, maski ako ay hindi ko akalain na aasenso ako ng ganon. Pero sadyang mabait ang Diyos at hindi niya ako pinabayaan at ipinagkatiwala ko sa mabuting kamay. Ivaylo, ano nga bang pangalan ng boss mo? Tanong sa akin ni inay. Eddie po, Eduardo, sagot ko. Kapansin-pansin naman ang pagkagulat ni inay sa aking sagot. At nang makarating kami sa opisina ni Sir Eddie ay nakumpirma ko ang pagkagulat ni inay. Eduardo? Naibulalas ng aking ina pagkakita sa aking amo. Ganon din ang naging reaksyon ni Sir Eddie. Halos hindi siya makapaniwala pagkakita sa aking inang si Yolanda. After 29 years, ngayon lang tayo nagkita. Kumusta ka na? Tanong ni Sir Eddie sa aking ina na nooy halos maiyak pagkakita sa kanya. Hindi ko rin akalain na magkikita pa tayo. Sa kumpanya mo pala nagtatrabaho ang anak natin. Ang liit talaga ng mundo, wika ng aking ina. Samantala na gulat naman ako sa sinabi ni inay na anak. Sinong anak ang tinutukoy ninyo, nay? Tanong ko sa kanya. Ivaylo, ang boss mo si Eduardo, siya ang tunay mong ama, pagtatapat niya. Kaya pala ganoon na lamang kagaan ang loob ko kay Sir Eddie. Yun pala ay may lukso kami ng dugo. Si Eduardo ang sinasabi ko sa iyo na naging nobyo ko bago kami kinasal ni Hector. Nagmamahalang kami noon kaso eh humadlang ang mga magulang ko sa pag-iibigan namin.
Nag-anak kami ni Eduardo at ikaw yon. Pero nagdesisyon ang mga magulang ko na ilayo ako sa kanya. Kwento ng aking ina. Nagsalita din si Sir Eddie. Inilayo kayo sa akin ang mga matapobre mong lolo at lola. Pero lumaban ako noon kaso pinagbantaan nila ako na kung magpapatuloy pa sa panggugulo ay ipapakulong nila ako. Ginipit nila ako at sa huli ay sumuko rin ako. Alam mo, Ivaylo, masakit sa akin na i-give up kayo dahil mahal na mahal ko kayo. Pero noong mabalitaan kong kinasal ang nanay mo sa traidor na si Hector, nagbago na ang lahat. Lahat ng pagmamahal ko sa inyo ay napalitan ng galit. Tuluyan ko na kayong kinalimutan dahil doon. Sinumpa ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko na kayo hahanapin, ang kwento rin niya sa akin. Papa Dudut, halos maiyak ako noon sa aking mga narinig. Nagpatuloy ang aking ama. Simula noon, Ivaylo, ay binura ko na kayo sa isipan ko. Nagbagong buhay ako. Nakipagsapalaran ako sa Maynila noon. Naging ambisyoso. Naging manggagamit at di naglaon ay nakilala ko ang mga magulang ng asawa ko. Naging alalay nila ako, nagsipsip ako, nagpakitang gilas. Di naglaon ay pinag-aral nila ako. Nang makatapos ako, pinakasalan ko ang kaisa-isa nilang anak na babae. Doon ay ginamit ko ang utak ko at nagpayaman ako. At heto ako ngayon, tinitingala na dahil sa dami ng pera. Ginawa ko yun, Ivaylo, para kung sakaling magkita kami ng magaling mong nanay, ipapamukha ko sa kanya na kaya ko rin magtagumpay ang isang katulad kong hampas lupa. Nanlumo ako sa mga sinabi ni Sir Eddie. Nalungkot ako sa kinilabasan ng kanilang pagkikita ni inay. Akala ko ay matatanggap ako ni Sir Eddie bilang anak. Yun pala ay may lihin pa rin sama ng loob ang aking ama kay inay. Eduardo, pinagsisisihan ko na yung ginawa kong kasalanan sa iyo. Naiiyak na wika ni inay sa aking tunay na ama. Bagamat naiyak na noon si Sir Eddie ay sinubukan pa rin niyang magsalita ng buong tapang. Sinarado ko ng damdamin ko para sa inyong mag-ina. Lalo na sa anak mo, sabi niya sa aking ina. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay naiyak na ako. Ito na yung senaryong ayokong mangyari. Ang hindi kilalanin ng aking tunay na ama. Oo, masakit talaga para sa akin na malamang masama pa rin ang loob ni Sir Eddie sa aking ina. Pero wala akong magagawa. Eduardo, tanggapin mo naman sana ang anak mo. Pagmamakaawa ni inay sa aking ama. Huwag mo sana siyang idamay sa galit mo sa akin. Yolanda, hindi ako galit sa anak mo. Gagawin ko ba naman siyang assistant manager kung galit ako sa kanya? Tataasan ko ba ang sweldo niya kung galit ako sa kanya? Bibigyan ko ba siya ng pabor kung galit ako sa kanya? Sagot ng aking ama kay inay. Pagkatapos ay bumaling ito sa akin. Siya nga pala, buti naalala ko, Ivaylo. Tanggapin mo ito. Sulat yan ng nanay mo sa akin 29 years ago. Gusto mong basahin? Heto. Aniya sabay abot ng isang naninilaw ng liham. Naiyak naman akong inabot ang sulat at binasa. Ang sabi niya sa sulat na yan ay nakikiusap sa akin ng nanay mo na huwag na raw kayong hanapin at kalimutan ko na raw kayo para sa ikakatahimik ng lahat. So ginawa ko lang kung ano ang sinasabi ng nanay mo sa akin noon. Ngayon, kung hindi man kita matanggap ngayon bilang anak, sisihin mo ang nanay mo. Ang wika ni Sir Eddie na may sama ng loob. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay nagsalita na ako at nilabas ko na ang saloobin. Itay, huwag niyo naman akong saktan ng ganito. Buong buhay ko, pinagdasal ko sa Diyos na sana mahanap ko kayo. Ngayong nahanap ko na kayo, sana naman po ay huwag niyo naman akong iisang tabi lang. Samantala, nakaramdam ako noon na hindi galit sa akin ang ama ko, pero dahil sa galit na Sir Eddie sa nanay ko ay nadamay ako. Kung sa bagay, naunawaan ko si Sir Eddie. Ipinaglaban niya ako noon pero pinagkaitan siya ng karapatan sa akin. Bilang ama, masakit siyempre ang tanggalan ka ng karapatan para mahawakan at ipakita sa anak mo kung gaano mo siya kamahal. Bakas na bakas ko sa mukha ni Sir Eddie noon ang pait sa nakaraan nila ni nanay. At kung hindi man niya ako tanggapin noon bilang anak ay wala na akong magagawa pa. Katwiran niya, ayaw na niyang maalala pa ang masasakit na pangyayari na nangyari sa buhay niya nang dahil sa aming mag-ina.
Papa Dudut, nagbalak ako mag-resign noon sa appliance shop dahil na rin sa nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko ang ama ko na ganon. Pero ilang beses niyang nireject ang resignation letters ko. Nagpatuloy na lamang ako sa trabaho at profesional ko na lamang na hinaharap ang tatay ko bilang boss ko. Pero Papa Dudut, hindi ko pa rin maiwasang masaktan at lumuha sa tuwing magkikita kami. Maski siya ay bakas ko rin na nasasaktan siya sa sitwasyon naming dalawa. Sa kabilang banda, sa mga lungkot na dinanas ko ay ang girlfriend kong si Sheila ang naging kasakasama ko. Palagi niya akong pinapayuhan at sinasamahan sa pag-iyak sa tuwing naaalala ko ang tatay ko. Ginawa ni Sheila ang lahat upang hawiin ang mga luha ko sa mata. Hindi nga naglaon ay nagtagumpay naman siya at unti-unti akong nahimasmasan sa lungkot na nararamdaman ko. Doon na rin kami nagpasya ni Sheila na magsama na habang buhay. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagdurugo ng aking puso sa tuwing nakikita ko si Sir Eddie. Lalo na kapag kasama niya ang mga half-siblings ko na masaya. That time kasi ay hindi sinasabi ni Sir Eddie ang totoo sa kanila kaya parang wala lang sa kanila kapag nakikita nila ko. Pero isang araw ay nagkaroon ng himala ang aking buhay, Papa Dudut. Ano ba ang sasabihin niyo sa akin, ha, Ivaylo, Sheila? Tanong sa akin ang aking ina. Masaya namang nagkatinginan kami ni Sheila at nagpa siyang ipagtapat na ang aming naging desisyon sa buhay. Magpapakasal na po kami ni Sheila, ang sabi ko. Siyempre, natuwa si inay sa aking ibinalita sa kanya. Naku, magandang balita yan. Masaya ako para sa inyo, natutuwang sabi niya. Pagkatapos ay bumaling siya sa aking fiancé. Alam mo ba, Sheila? Ikaw talaga ang gusto kong mapangasawa ng anak ko. Nakikita ko naman na magiging mabuti kang may bahay ni Ivaylo. Naku, salamat po, inay. Pangako po, magiging mabuti akong may bahay kay Ivaylo. Pangako naman ni Sheila sa aking ina. Ikaw, Ivaylo, maging mabuti kang asawa kay Sheila. Bilin pa sa akin ni inay, pagkatapos noon ay inaya niya kaming kumain at mananghalian na sa aming bahay. Ngunit hindi namin namalaya na may humintong magarang sasakyan sa tapat ng aming bahay. At doon ay lumabas si Sir Eddie. Siyempre lahat kami nagulat sa kanyang pagdating, lalo na ako. Patawarin mo sana ako, anak, kung pinagkaila kita dati. Pinagsisisihan ko na yon. Na-realize ko na hindi pala ako nakalimot sa iyo. Mahal na mahal kita, anak. Wika ng aking ama na umiiyak noon sa aking harapan. Sising-sisi siya sa ginawa niyang pagtanggi sa akin noon. Bilang tugon ay mahigpit akong niyakap ni Sir Eddie at nagpasalamat. Itay, mahal na mahal ko rin po kayo, ang sabi ko sa kanya. Ivaylo, ipinagtapat ko na sa asawa at mga anak ko ang tungkol sa iyo. Sa totoo lang ay gusto kang makilala ng mga kapatid mo. Si Emerson nga ay tuwang-tuwa nang malaman niyang kapatid ka niya. Kaya daw pala ang gaan ang loob niya sa iyo. Kwento pa niya sa akin. Labis naman akong natuwa at sabik na sabik na makilala at mayakap ang aking mga kapatid sa ama. Anak, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na hindi ko na ibigay sa iyo dati. Alam kong hindi pa huli ang lahat para iparamdam ko sa iyo na importante ka sa akin. Pagkatapos noon ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa akin ng aking ama. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang eksenang yon kung saan ay dalawa kaming nag-iiyakan at nagkapatawaran. Nagkapatawaran na rin sila ni inay at masaya akong binate ng congratulations dahil binalita namin sa kanya na ikakasal na kami ni Sheila. Simula noon ay naging masaya na ang nangyayari sa buhay naming mag-ama. Nariyan ang mainit na salubong sa akin ng mga kapatid ko, masaya rin akong tinanggap ng asawa ni Sir Eddie na stepmother ko. Nagkaroon ng ingranding handaan bilang pagsalubong sa akin bilang bahagi ng pamilya. Ang tatay at mga kapatid ko na rin ang nag-ayos ng kasal namin ni Sheila at nang maikasal kami sa simbahan sa Mexico, Pampanga ay present lahat ng mga kamag-anak ko. Nang matapos ang kasal ay dumalaw naman ang ama ko sa puntod ni Hector upang personal na magpasalamat sa mga pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Ngayon ay halos 8 taon na ang lumipas at masaya na ako sa buhay. May 2 na kaming anak ngayon ni Sheila at going stronger pa rin ang relasyon naming mag-asawa. Samantala, mula sa San Fernando branch ay nalipat ako sa QC branch ng appliance shop namin.
At masasabi ko magandang takbo ng negosyo dahil na rin sa pagsusumikap ko. Kahit na maraming responsibilidad ay nakakawala ng pagod sa tuwing makikita mo ang mga customers mo na masayang bumibili sa appliance shop mo. Dahil bukod sa dekalidad ang produktong ibinebenta namin at dekalidad din ang serbisyong ibinibigay namin. Mas lalo po kaming ginaganahan sa trabaho sa tuwing nagbubukas ng radyo at nakikinig din sa YouTube. Biruin mo Papa Dudut, may dalawang malaking speaker sa labas ng shop namin at doon ay ipinaparinig namin na nakikinig kami sa iyong programa. Kaya hindi nakapagtataka pati ang mga katabi naming establishments dito sa amin ay sa programa mo na rin nakatutok. Samantala kamakailan ay nadiscover ko din ang YouTube channel mo at masasabi kong nahook ako dito. Agad akong nagsubscribe at nakinig na sa iyo sa mga tampok mong kwento habang naghihintay na dalawin ng antok. A father is his son's first hero. Bagamat mahal na mahal ko si Eddie bilang aking ama, ay hindi ko rin makakalimutan ang mga sakripisyo at pagmamahal na ibinigay sa akin ni Hector. Siyang nag-alaga, nagmahal at tumayong ama sa loob ng mahabang panahon sa akin. Ganun pa man ay tinitingala ko si Eddie bilang inspirasyon para lalo magsumikap at umasenso sa buhay. Everyone can be a father, but it takes a lot to become a dad. Ngayong isa na akong ama ay palagi kong isinasabuhay ang aking mga natutunan mula kina Eddie at Hector. At yon ay ina-apply ko sa pagmamahal at pagdidisiplina sa aking dalawang anak. Nagsusumikap ako sa buhay para na rin sa plano ko sa kinabukasan nila. Nakapag dumating na ang panahon na sina naman ang maging magulang ay may apply nila ang mga aral na itinuro ko sa kanila. Papa Dudut, muli ay nagpapasalamat po ako in advance kung sakaling mapili ninyong mabasa ang kwento ko at sana'y makapagbigay ito ng inspirasyon sa mga kapwa kong adik sa inyong programa. Shoutout na rin sa mabuting ama dyan tulad namin ni Tatay Eddie. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Ivaylo. Talagang napakaganda at kapupulutan po ng aral at inspirasyon ng buhay ni Ivaylo, mga kaibigan. Bagamat nahiwalay sila ng kanyang tunay na ama ng mahabang panahon, ay gumawa pa rin ang paraan ng Diyos para sila'y magkita at magkasama. At napakaswerte rin po ni Ivaylo dahil kahit na nawalay siya sa kanyang amang si Eddie, ay meron isang tatay ang sumalo ng responsibilidad kay Ivaylo. Kung anumang personalidad at paniniwalang meron si Ivaylo ngayon ay hinubog yon ng kanyang ama-amahang si Hector. Masasabi nating naging maganda ang pagpapalaki ni Hector sa anak ni Eddie. A father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us to our destination. He is a guiding light to help lead the way for us. Ang responsibilidad ng isang ama ay masigurong nasa tamang landas ang kanilang mga anak. At magagawa lamang po ito sa pamamagitan ng pagmamahal at paglalaan ng oras para sa kanila. Para naman sa mga anak, mahalin mo ang iyong ama at matutong rumespeto at tumanaw ng utang na loob para sa sakripisyong ibinibigay niya sa iyo. At para naman po sa mga inang tulad ni Yolanda, huwag sana nating ipagkait sa ating mga anak ang katotohanan tungkol sa tunay nilang pagkatao. Huwag nating i-deprive ang rights ang ama ng iyong anak, lalo na kung gusto nitong makasama ang bata. At karapatan ng iyong anak na malaman kung sino ang kanyang totoong magulang. Muli, maraming salamat Ivaylo sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Naway maging masaya pa lalo ang iyong pamilya at mas tumibay pa ang relasyon ninyo ng iyong amang si Eddie. God bless! Mga ka-online, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Stories. Papa Dudut Stories.